Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan sa ika-apat na baitang. Ngayong araw ay kikilalanin natin ang mga kilalang entrepreneur sa ating bansa. Handa na ba kayo? Siya si Lucio Tan. Siya ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines na pangunahing paliparan sa bansa. Siya rin ang nasa likod ng Asia Brewery at Fortune Tobacco. Siya naman si Eduardo Danding Poguangco. Siya ang punong tagapamahala ng San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain, inumin at iba pang produkto na may tanggapan pa sa China, Indonesia, Malaysia, Thailand, at Vietnam. Siya si Lolita Hizon. Ang Pampang is best ang nangunguna sa pagbebenta ng tosino at iba pang produktong gawa sa karne. Siya naman si Cecilio Pedro. Isa siya sa mga sinasabing matagumpay na negosyante. Siya ang nagmamay-ari ng Happy Toothpaste. Ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kanyang pagiging maunlad. Si Alfredo Yeo naman ang nakaisip ng paglalagay ng juice sa pakete noong 1980. Nagsimula ang interes niya sa negosyo sa pagpapakete hanggang naisip niya ang pagpapakete ng juice na Zesto. Sinimulan naman ni Socorro Ramos ang National Bookstore sa isang barong-barong ng pamilyang Ramos pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon sa Maynila. Siya naman si David Gansonji, ang namamahala sa pinakamalaking kumpanya sa konstruksyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong kongkreto at mga gawaing elektrikal. Ang DMCI Holdings Incorporated ay abala rin sa paggawa ng mga konstruksyon at pangangasiwa at pamumuhunan sa mga power plant. Umabot naman ang kita ni John Gokong Wei Jr. sa $680 milyong noong 2008. Ang kanyang ari-arian ay iba-iba gaya ng pananalapit kemikal na galing sa petrolyo, pagpapalipad ng eroplano tulad ng Cebu Pacific Air, telekomunikasyon tulad ng Digital Communications Philippines, pagpapalaki ng mga baboy tulad ng Universal Robina Corporation, at pagnenegosyo sa lupa tulad ng Robinson's Land. Noong 1975, napagpasyahan ni Tony Tan Kakchong at ng kanyang mga kapatid na lalaki na magtayo ng ice cream parlor hanggang ito'y lumago at nabuo ang pinakamalaking kainan sa bansa. Ito ang Jollibee. Si Manny Villar naman ay nagsimula sa kapital na 10,000 na ginamit sa pagpapatayo ng isang maliit na negosyong pang-construction na kalaunan ay lumaki at naging isang malawakang proyektong pabahay. Siya si Henry C. Hawak niya ang ilan sa mga nangungunang bangko sa bansa, ang Banco de Oro at China Banking Corporation. Siya rin ang kinikilalang pinakamayamang negosyante noong 2008 dahil sa paglaki ng kita ng mga bangko at ng SM Supermalls na kanyang pagmamay-ari. Ngayon nakilala na natin ang mga kilala at matagumpay na entrepreneur ng ating bansa. Lagi nating tatandaan, hindi sa gabalang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay. Maaaring individual o sama-samang pagkilos ang susi sa tagumpay. Ang tagumpay ay hindi batay sa swerte kundi sa ilang hakbang na maaaring gawin ng individual o grupo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.